Hey guys, it's me again, Laarni, Tiburcio, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, is ituturo ko sa inyo kung paano magtingin ng tamang CPM at RPM ng mga videos natin na ina-upload kay YouTube. So una natin gagawin is punta tayo sa Google Chrome. And then, click natin yan. So ayan, nandyan ako sa aking nakalagin na ako. So yung ito-type lang natin is YouTube, yung www.youtube.com. So ayan, papakita ko lang sa inyo. So ayan, kikita nyo yung, kung hindi pa siya naka-desktop site, nakikita nyo yung dot sa gilid, tatlong dot. So ayan, kita nyo naka-desktop site na siya. I-check nyo lang kung hindi pa siya naka-desktop site. So ayan, naka-desktop site na tayo. And then yung profile nyo dito sa gilid, i-click lang. Nakikita nyo yung white studio. So click yung white studio. And then pumunta tayo sa analytics. Click revenue. And then nakikita nyo dito sa baba ng advanced mode guys. So yan, click nyo lang. So halimbawa titignan natin is April. So halimbawa April. And then gusto mong makita yung month of April 30. So yan, nakita nyo is yung custom. Kita nyo siya guys. Yan, so click nyo yung custom. And then, i-click yung 30 kung month of April 30 yung gusto nyong makita. And then, apply. So, ayan. Naka-apply na siya. Ito sa baba ng top earnings. I-click nyo yung see more. So, ayan siya guys. Nakikita nyo yung plus sign na yan. I-click nyo lang yan. And then, pagka-click nyo, makikita nyo. So, ayan yung plus sign. Wait lang guys. So, yung plus sign. And then, kita nyo tong RPM. Click nyo yung RPM. And then, click ulit. Kita nyo yung dito sa taas. Ayan. RPM by video, click nyo lang yan siya guys. And then more metrics, click more metrics. And then click tong RPM na to, nakita nyo may RPM, click RPM. Then dito sa secondary metric, click more metrics. And then kita nyo to CPM, i-click yung CPM. So, eto na siya guys. Kita nyo yung color, parang green and violet. So, eto yung mga CPM at RPM ng video mo nung April 30. Yan. So, yan siya guys. Nakita nyo yung mga videos ko. So, eto siya. Ayan, yung top CPM ko is itong nandito sa taas. Goodbye, Lovey. So, eto siya guys. So, ganun lang kadali magtingin ng CPM at RPM ng ating mga ina-upload videos kay YouTube. Importanteng malaman natin yan guys para alam natin kung saan ba kumikita yung mga videos na ina-upload natin. So, yun guys, sana nakatulong. And yun, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, so please subscribe and click the notification bell para ma-notify ka sa mga i-upload ko pang tutorial. So yun guys, sana is nakatulong. So ganun lang kadali. So yun, comment down below kung meron pa kayong gustong tanungin or gustong malaman about sa inyong YouTube channel. So yun guys, ingat tayo palagi. God bless you all. See you on my next vlog.